Hello guys, ang i-vlog natin ngayon about kung magkano ba yung magagastos sa metal studs or sa kahoy. Bale, yung metal studs, yan yung basis sa mga partition, gaya niyan. Kasi maraming nagtatanong na magkano ba yung presyo, mas mahal ba yung metal studs o kahoy. O alin nga ba yung mas mahal, alin ba yung mas mura. Yung metal studs or metal truss, dapat dalawa yan eh. Pwede naman kahit metal trucks lang yung gagamitin nyo. Bali, yung metal trucks nga guys, yung saan yung dito, ipapakita ko sa inyo. Yan ang itsura po ng metal trucks, ito. Plain lang siya. And then, yung metal studs, yung parang C-par din, yung ito. Meron siyang, naka-curve siya. Makita ba yan? Yan, naka-curve yan. Yan. Yan sa baba. Yan po. Yan o. Oh. Yan. May curve siya. Dapat yan, yung dito sa baba, metal trucks, and then, yung dito, metal studs. So, meron tayong mga sample dito. Tingnan natin. Ito. Ito po yan, mga kaibigan. Ito po yung mga kaibigan. Ito yung metal trucks, yung plain lang. And then, yung metal studs, may pa-curve siya. So, ang gagawin sa metal trucks, dito yan, pahiga, and then, yung, ayan, yung metal studs, patayo po yan. So, ganyan po. Yung metal trucks, itong metal trucks, hindi siya pwede na ito, nasa loob, kasi mababangga siya sa pa-curve ng metal studs. Oh, ganon. So, kung bibili kayo, pwede naman lahat metal studs na lang. Lahat. Kasi yung metal studs kasi mas matibay kasi pag may pa-curve eh. Ang gagawin ng carpintero yan, pag ganyan, bangga siya, di ba? Kakater niya dyan, dito. Kakater niya. Yan, pwede dyan. Pwede rin na ang bibili nyo, metal trucks na lang lahat. Kaso hindi ito matibay yung dito niya eh. Yan, mayuyupi siya. Unlike sa dito. Kasi malikis ito eh. Unlike siya dito, sabay siya dyan. Ito, medyo makapal siya oh. Hindi kasi sa ano dyan eh. Sa bibildin nyo. Eh sa akin kasi, meron kasi mga hardware na binibigay sa inyo. 0.4mm, yung iba 0.5, gano'n, alam nyo naman. So, mas matibay yung metal studs. Pero, pwede naman ay kahit ano eh. Kahit metal trucks lang. So, sa metal trucks, kung bibili kayo, kung walang ano, walang stocks na metal studs, pwede naman lahat na metal trucks. Ang gagawin ng computer dyan, kasi ito, pwede niya ipipress dyan eh. So, papasok na siya. Di ba? Papasok na siya. Kahit medyo ano dito. Pero pwede na yan. Ayan yung gagawin. Oh. So, kung metal studs naman, ganun rin. Ganun lang. Pero mas maganda talaga ang bibili nyo, yung dalawa na. Kasi, maganda talaga. Tingnan mo. Di ba? Maganda talaga eh. Mga guys, balik tayo. Kung magkano ba ang magagastos sa metal studs or metal trucks kaysa sa kahoy. Yung metal studs or trucks, yung isang piraso nito, bali, yung size niya is 2x3, tapos ang taas niya is 10 feet.
Nakadepende yan sa tindahan, mga kaibigan. Yung iba, merong 95 pesos, merong 90 pesos, meron ding 100 pesos, 105, merong 110. Yan yung mga ano, depende sa tindahan niya, mga kaibigan, pero hindi niya magkakalayo sa 100. Yung iba merong 125, yung Metal Studs na dyan sa City Hardware, 125, binsan 124. So mga ganon, 2x3 yan. Tapos 0.5 mm at ang pinakamakapal niya, ganyan, no? Ayan. Ganyan siya kanipis. Yan. Pero matibay ito, mga kaibigan. Matibay rin. And then, yung presyo naman ng kahoy, kasi sa pagkaalam ko, ang yung kahoy ang nilalagay dyan 2x2. Kung, di ba? 2x2 yan eh. Yung 2x2 naman, 10 feet yung taas niya, nasa 65 pesos. Yung 2x3 nasa 95 pesos, tsaka yung 2x4 is 127 pesos ata, mga ganon. So mas mura yung kahoy kaysa sa metal studs, pero konti lang naman eh. Hello mga boss, andito tayo sa City Hardware. Tingnan natin kung magkano yung mga metal tracks nila, metal studs, metal fairings. So metal fairing ata yan eh. So andito pa yung presyo, latest metal, a light metal frame. So yung metal studs 124 meters thickness niya, 0.50 mm. So yung tracks, yung metal studs pala medyo may pa-curve dyan, oh, yan. Ito straight yan, yung metal tracks. Ayun po magkasama. So 110 siya, 3 meters pa rin. Yun ba yun? 3 meters, no? So nasa mga ano siya, mga almost 10 feet o 10 feet yung pataas niya. So ito naman, wall angle, 33 pesos. Ganun pa rin, nasa mga 10 feet pa rin yan. So 0.4 mm. And then wall clip, sa ceiling wall clip siya, so 4 pesos. Tapos meron pang 5 pesos yan. So dito naman sa carrying channel, 110, 0.80 mm, so 5 meters siya. So mahaba, no? Mga 3 times 5, mga 16 feet at ito, 17, mga ganun, 15 feet, 16. Wall clip pa rin, 5. And then metal fairing, yan, metal fairing 105. Tapos yung isa naman, metal fairing single, 85. So ayun ba yung mga presyo dito sa City Hardware. Wala ata itong metal studs na nakalagay eh. Wala silang sama na nalagay nila. So ayan po, ito pala yung display nila sa metal fairings. So yung metal tracks saka metal studs, yan, ito po yung metal tracks. Yan, straight lang yan siya. Yung metal studs kasi may pa-curve siya dito, yung parang si Parlins. So 110 pesos sa tato.
Requesting Joshua Agustino to Harbor Section, please. Oh. Joshua Agustino to Harbor Section. So guys, mas mahal ng konti yung metal tracks tsaka studs kaysa sa kahoy. Pero kung isipin nyo naman yung saan ba yung mas matibay, saan ba yung hindi aanayin, saan ba yung mag long lasting, saan ba yung hindi masusunog. So kung sa kahoy ka, maaanay mga palagay natin 20 years, wala na, masusunog pa, unlike sa metal tracks na for lifetime na ata to eh. Parang hindi ato kakalawangin eh, di ba? So saan ba yung durability niya? So sa 60, magkano yun? 65, 63? 65 na kahoy 2x2, tapos kung makakapili ka naman ng tindahan na mura yung bilihan ng mga metal studs, palagay natin 100 pesos, so wala pang, hindi pa abot ng 40 pesos yung diferensya, pero lifetime naman, di ba? Hindi pa masusunog. So dyan yung nagkakatalo sa ano, kung saan yung mas maganda. Pero kung wala namang budget, pwede na yung kahoy. And then ang isa pa na mahal, kasi gagamit ka ng rebits. Ayan, yan po yung rebits. So yung 100 pieces nito, asan ba yung ano? Ingatin. So yung rebits natin, yan po yung size, 100 pieces po yan. So nasa 65 pesos. Ayan. Bali, ipapakita ko sa inyo ano yung itsura ng rebits. Basta ayan yun, nakita nyo, ayan yun, PR factor yan, ayan po yung rebits. So kung i-compare nyo naman sa Paco, eh mas mura yung Paco, tsaka yan din yung ipapako, kumbaga ipapako diyan sa smartboard yung rebits. So mahal siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung paano pagkabit ng smartboard sa metal, dito sa mga metal tracks, kung paano pagkabit ng mga rebits. So ayan po yung ano, disadvantages ng kung gagamitin yung metal tracks. Pwede rin yung ano, yung parang tech screw na sa fiber cement na screw. Yun, mas mahal yun mga kaibigan, kasi nakita ko kanina sa City Hardware nasa 110 pesos ang 100 pieces. So yung rebits 65 lang, eh yun 110, mas mahal pa siya. Pero okay naman yung quality. Yun ang yung ano niya, yung lamang niya. And then bibili ka rin ng ito, drill bit. Ano ba to? Ayan, drill bit. So
3.2 mm yan. Ayan, no? 3.2 mm. Ito yung ano kasi sa 1.8. Kasi yung rivets natin, 1.8 yung size. Tsaka dapat yung drill bit, 1.8 din yung size niya, 3.2 mm. So, 41 pesos. Marami ka mga gamit nito, mga kaibigan. Yung sa akin, nabili ko nito, mga siguro aabot ng 20 pieces. Kasi mapupurol siya dahil sa metal, pati sa fiber cement na smart board. And then, gagamit ka pa ng repeater. Sa bagay, kargo na yan ng karpentero. Sa next natin, i-video mga kaibigan, alin nga ba ang mas mura? Yung smart board na fiber cement or yung marine plywood? Saan ba nga ang mas matibay? Saan ba yung advantages? Saan ba yung disadvantages? So, abangan nyo mga kaibigan kung saan ba yung mas mura. Hanggang dito na lang mga kaibigan. I-update ko kayo sa ating next na video. Thank you po and Happy New Year! Press. Ayun. Kita. Boss, pasabi yung ulo niya. Ayun. Yun lang. Ano nila? Di ba?